So hi guys, welcome back to our channel. My name is Marian and my wife is name is Marian Vlogs. So ngayon guys, i-share ko naman dito kung ano nga po ba yung mga dahilan bakit tayo na napa-flag ng behavior. So ayun siya guys, yun po yung kapag po kayo ay na-flag ng behavior, yun po yung mawawala po yung monetization tools niyo. Lahat-lahat po yan, lahat ng ads on reels, stream ads, stars, ano pa ba yun, paid online events, branding, ayan, lahat-lahat po yan, mawawala po yan, lahat-lahat. At ang ano po nito ay 90 days. Pero, based sa aking naging experience dito sa aking Facebook page, after 90 days, hindi pa rin po nare-reinstate yung aking in-stream ads at saka mga iba pang mga tools ko dun sa aking FB page na Marian Vlogs. So, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng flag behavior content? Meron kasi dito guys, kapag monetize na po kasi tayo, mayroon ng ads yung ating mga video. Tapos, may dalawang klase ng mga hindi tamang pagkiklik ng ads. So, ayan guys, una, yung pag-click ng ads sa mga hindi interesado, yung walang interest po dun sa ads. For example, dumaan po yung video ng isang friend mo, ng fina-follow mo, tapos may ads, hindi mo pinanood yung video niya, pero clinic mo yung ads niya. Tapos paulit-ulit mo pang ginawa. Kapag na-detect po yun ni Facebook, pwede po ma-flag ang ating monetization. So, kaya bawal po yon. Huwag po natin gagawin yon. Kapag nanonood po tayo ng mga video, huwag na po natin galawin yung ads. Hayaan lang po natin yan. Then, pangalawa po mga ate, ay yung pag-click ng mga ads sa mga ipinagbabawal na paraan. Eto na, yung kagaya ng nangyari sa aking FB page, na ang ginawa ko is pinaklik ko po yung ads ko ng dalawang araw. So, ibig sabihin, yung mag-hire ka ng tao para i-click mo yung ads. Kasi nga naman, pag clinic mo yung ads, ito ay tataas yung revenue mo. Or yung mga ginagamit na yung mga peking account. Maraming paraan dyan. Meron yung mga boosting ng revenue. Bawal po yan mga yan ate. So, kaya kung kapag monetize na po kayo, huwag nyo pong gagawin yan yung mga bawal na paraan. At kapag nakakita naman kayo ng ads ng inyong mga friends, huwag na huwag po nyo yan basta kliniklik yung mga ads nila. Dapat pag nagkiklik po tayo ng ads, kasi for example yung ads is about po sa beauty products, ikiklik natin yan kung bibili tayo. Kung hindi naman po kayo bibili, bakit pa kayo magkiklik ng ads? Diba? So sasabihin ninyo na curious ka, ganyan-ganyan. Oo, tama po yun, makikurious ka sa ads na yun, gusto mong makita. Pero kung paulit-ulit mong ginagawa, kawawa naman po yung may-ari ng account kasi mapa-plug po yung kanyang monetization. Dahil sa mga ginagawa ng mga taong hindi mabuti yung kanilang hangarin para sa kanilang kapwa. So ayun guys, yun lamang ma-share ko dito kung bakit tayo nagkakaroon ng flag behavior kung bakit tayo nagkakaroon ng flag behavior dito sa ating monetization tools. So ayun guys, salamat and God bless.